kasing as tulad ng body contact ng basketball. Kasi basketball talagang dikitan, di ba, bungguan. Di ba, Juby, request, request ka na. Oh, bakit may song request? Oh, yung ganun. Best, ganun ka, wala ka pang training ngayon? Mm-hmm. Meron kami online. Pero kasi paiba-iba eh. Parang may time, di ba, dapat sasali kami sa isang liga. Hindi kayo natuloy, Bes? Hindi. Nag-withdraw kami. Mm-hmm. Ewan ko, hindi ko rin alam nangyari. So, dapat kasali kami doon. Tapos ngayon, wala. Tapos, pero online training kami everyday. Yung lang ginagawa. Oo. Bes, pag online, talagang required umatin lahat? Yeah. Parang, kasi may training allowance pa din. Oo. Oh, kumbaga bayad pa din. Training allowance. So, parang, ganun. As in, rolling kami, talaga nagsiserve, tumatalon, ganun levels. Oo, nakita ko nga yung iba kasi si Richie nagaganyan din siya nung nasa Siargao kami. Yung hilo-hilo pa sa alak, biglang lulundag na lang. May hilo na lang talaga siya ng di oras sa alas 6 ng umaga, dai. Diretso, ganun. Anyway, guys, ayan. So, maya-maya ay tatanungin na po natin si Mika ng mga questions siya from Twitter. So, pupunta na ako ng Twitter, nag-check ako. So, in fairness, maraming mga questions na ibinato sa atin. Maraming salamat sa 700 viewers na kumakapit sa atin. Then don't forget to follow us and share our live stream at pindutin niyo po yung dot-dot hearts natin. Meron na tayong almost 100 dot-dot hearts. Maraming salamat. At 100, almost 150 diamonds. So pwede niyo pong, pwede kayong mag-share ng mga diamonds dyan, guys. Ay, ng diamonds. O tama, ng mga virtual gifts. Thanks, Janine. Ayan, mag-share lang kayo. Bagsak-bagsak lang tayo dyan, guys. Hello po sa mga bagong pasok dyan. Thank you. Yung Kumu shirt, guys, alam ko yung mga winners, nabigay ko na rin sa Yeye Fanatic. So, kukontakin na lang nila kayo. Pero alam ko na sa lang kanila naman yung shirt, di ba? Yung isa na lang ata, i-ship tomorrow. So, si Dadoy ba? Dadoy na kumunay sa'yo. Gcash mo, wala pa. Sorry, wait lang. Oo, pasensya na ha. Si ano, si sabihin namin si Grip. Si Grip talaga yan eh. Charing. Anyway, eto na, pupunta na tayo sa Twitter, Bes. Magbabasa na tayo ng mga questions. So, bago kami sumagit ang questions, baka naman magpabagsak naman muna kayo dyan. No? Ganyan, Karis. Maraming, Bes, i-shoutout mo na lang. Ikaw na mag-shoutout dun sa mga magbabagsak. Go! Thank you, Zars! Ang taray naman ang straw na yan. Putiks. Super inam ako dito, tas ikaw. BTS, best friend. Gian, thank you. Hoy, hydrate to. Baka naman, hydrate. Oo nga pala. Best niyo, pag nakita namin nagamit mo ng sabay-sabay yung top, tatlong, yung sampung tumbler, saka na kayong papadala ng bago. Thank you, Nika Nix, Maricon. And Angeline, thank you. Teka nga, bakit ba ground? Nakamute ka. Sang. Hindi ko nga alam bakit ako grounded eh. Nag-grounded ka na ba nung bata ka? As in grounded sa bahay, ganun. Grounded ng nanay. Bes, yung salitang grounded, pang mayaman lang yun, walang ganun sa amin. Ang grounded sa amin, ano bugbog. Hindi ka makakalabas dahil grounded ka. Hindi ka makakalabas dahil ano, dahil grounded ka. Hindi ka makakalabas kasi baldado ka, nabugbog ka. Puro ka pasma, puro ka pasa at hindi ka makalakad. Kaya hindi ka makalabas. Eh di ba ganun yung mga sinaunang nanay dati? Yung mga mahilig mang bugbog talaga. Bes, lahat talaga ng hanger, sinturon, leather man yan. Bes, naramdaman ko talaga. Daig ko pa nga yung nagpinitensya pag mga lala araw. Pag nandun, tinatawanan ko lang sila. Ay, Diyos ko, yun lang ba kaya nyo? Amin kaya, inaampas kaya kami sa wall. Lalo na ako, Bes, alam mo naman yung mga baklang ganito, yung mga baklang kalye, aligaga talaga, Bes. Sabi sa'yo. Sinusundan mo dati? Ano na? Sinusundan mo dati? Ano sinusundan? James Reid na ba nun? Oo, James Reid na ako nun. Tapos, Enrique Hill, ganun. Doon yung mga tarpuli ni James Reid, saka ni Enrique Hill. Hinahampas talaga sa akin yun. Guys, tumatabingi yung mukha ni James Reid noon pag hinahampas. Eh, mahilig ako mag-uwi ng tarpulin. As pag hindi pa nakontento nanay ko, pagising ko, kaharap ko na si James Reid, sinabit na dun sa ano. Diba, gusto mo lagi makita si James Reid. Ayan, gawin mong trapal, sabi ng ganun ng nanay.
Ma 170 yung pagawa namin dyan. Tapos may pirma pa ni James. Tapos ginawang Trapalday. Ganun ginagawa. Pero swerte nga yung mga bagets ngayon. Parang napapansin ko ngayon sa generation ngayon, yung mga bagets at yung mga magulang, hindi na ganun nang bubugbog. Kasi best ngayon, di ba, konting kibot. Tulpo ka talaga. Hindi, kasi ngayon, konting kibot may video. Konting kibot may susumbungan. Di ba dati? Puro social media, di ba? Kaya yung mga bata ay nagtumatapang na din. Kasi minsan kahit ang katwiran niyang, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng pang buhatan ng kamay ang mga bata kasi bata ka. Ay, dahil masarap pa rin yung ano, inaabot kayo ng mga, ikaw ba best nung time na yun, naantaray ka ng mahampas ni Tita Baby? Oo naman. Nabubugbog ka rin. I mean, nakukurot ka rin yung umiikot yung buong katawan mo. Ay, oo, pa'y ganun pa, ganun. Oh, yung pag bumubuelo na siya, ikaw put! Kasama yung katawan nun. Tapos ikaw, pag gumanon siya, dapat iikot ka din. Ikaw talaga, puta! Susundan mong ganun. Susundan mo yun kasi pag pinanlabanan mo, punit yung katawan mo. Nung... Hoy! Oo, totoo. Pati itong ano, yung pinaluhod sa munggo. Oo, yan, na-try ko na rin yan. Ako pinaluhod sa munggo, tapos meron pang libro. Sino yun? Sino nagbagsak nun? Hindi ko nakita. Sino? Thank you, Zelfar! Thank you, Zelfar. Oo, ala, yan, pati yung asin, yung munggo, lahat asin. Yan. Ang, kaya yung tuhod ko maitim eh, dahil dyan eh. Feeling ko, kasi... Grabe naman yung harap, ako sa likod naman ako pinapaalo nun. Sa likod oh, ay, ako hindi, best kung saan ka tamaan, kaya dapat cover lahat. Ganun yun. Hi, Jonna and Tinet, Extinela. Christina? Confiscate ng phone. Naku, wala kaming cellphone nung time na yon. Wala i-confiscate sa amin. Kasi ngayon na lang yan mga grounded at confiscate eh. Hihila. Oo, yung hilain yung patilya. Great. Ano pa ba ang meron? Face, yung face the wall, pang mayaman eh. Yan eh yung mga hindi napapalo. Yan eh yung pinakamatinding parusa ng mga brat na bagets. Face the wall lang. Pero sa amin, dahil hindi kami face the wall. Pag finish ka sa wall, iuuntog ka na doon diretso. Kaya hindi ka pwedeng tatayo doon. Tigil-tigilan niyo ako sa face the wall. Grabe naman yung pinakain ng papa. Oo, yung mga sandok. Ano? Hinabo lang ako ng tubo palabas. Tubero ba yung nanay mo? Ba't naman nanghabol ng tubo yan? Ano yung sandok? Ano meron sa sandok? Minsan, sandok din yung pamalo. Di ba minsan, bes ko anong mahawakan ng nanay natin? Ganun. Oo nga eh. Flying sleep. Ay, oo. Ganyan, pag galit ang mga magulang, lumilipad lahat. Yung mga chinelas, nagkakaroon ng pakpak. Grabe yung sinasako. May ganun talaga. Grabe ay, pag sinako ka na, questionin mo na yung magulang mo. Baka hindi ka talaga nila anak. Na baka yun. Kidnapping na yung ginagawa. Bakit naman sinako? Ano ka, basura? Masama na yun. O baka naman nung sinako ka, naglalaro kayo nun ng ano, sack race. Tapos oo, sinara lang sa'yo. Diniretso ka na. Bakit? Best na try mo na yung pinalayas. Hindi. Kasi ako pinalayas ako, best eh. Para hindi naman natutuloy. For ano lang, pag minsan na nanakot. Oo, parang ganyan. Na nanakot. Ay ako kasi minsan, akala ko din dati, best, tinatakot ako. Ah, nag-alsabalutan ako. Ay, yung tatay ko pa naghatid sa akin palabas ko. Puta eh. Oh my God. Kasi diba minsan yung mga magulang naman natin, hanggang salita lang naman muna na, papalayasin kita, ganun, lumayas ka na to, talagi ka naman nasa labas. Tapos yung mga ganun, tinatawanan ko lang. Nung tumagal na napipi ko na ako, nagbalot ako. Kasi nagmatapang ako, kasi feeling ko, pipigilan ako. Dahil kinuha ng tatay ko yung bag. Tara na, umalis ka na, lumabas ka na. Pero sinundan niya ako, in fairness naman, sinundan niya ako. Kasi alam niya naman na pupuntahan ko, kapitbahay lang naman namin, lola ko. Eh yung lola ko, hindi rin ako tinanggap. Sabi sa akin lola ko, bagay lang sa inyo yan. Hindi kayo mapirmi sa bahay. Puro ganun, day. Mahiiyak ka na lang talaga. Siyempre ma-pride kayo, hindi ka papasok ulit kasi palabas. Oo. Kaya oo, ngayon talaga, yung... Kaya ngayon yung magulang ko, hindi talaga sila magganong kasi papalayasin ko din talaga sila. Kuliktan na ngayon. San ka natulog, Jorik? Hindi, sinundan naman ako, ang naalala ko nun, kaya hindi ko makalimutan, tatlo kami ng mga kapatid ko yung pinalayas. Kasi ang sabi ko, hindi ako aalis pag di ko kasama yung mga kapatid ko. Siyempre, nandamay ako, hindi pwedeng ako lang ipapalayasin, bes. Eh, tatlo kaming pinagalitan ng magkakapatid doon, pero ako yung panganay, siyempre ako yung puputukan. Sabi niya, ikaw dapat yung panganay. Sabi ko, di ako alis dito, di ko iwan yung mga kapatid ko. Kunyari nagmamahalan, pero ang totoo nun, ayoko lang mag-isa talaga. Damay-damay to. Sabi ko, di ako alis dito, hindi ko kasama si Ina sa kasi Jan-Jan. Ah, gusto mo ha? Tapos tumingin sa akin dalawang kapatid ko. Ano yung damay?
Bes, tatlo kaming umalis, bes. Tapos sinusundan kami ng tatay ko, natawa ko. May biniyaran pa siyang tricycle. Kasi akala niya siguro, aalis talaga kami. Pero wala kami pupunta nang siya. May mga bagets-bagets pa kami ng mga panahong yun. Pero ganun yung mga pagdidisiplina dati sa mga bagets. True. O, ito na guys. So, may mga questions siya. Let's go to Twitter. At babasahin na po natin yung mga questions from our Twitter friends. Pero bago yon ay magbagsak muna tayo ng mga virtual gifts. Let's go, guys! Nasaan naman yung question ko kanina? Bes, bakit may fiesta dyan sa inyo? May fiesta ba? Hindi, para... Ah, nangangaruling daw. Sorry, naka-earphones ako. Ang buong ganong nangangaruling na may drum sa kamay trotot. Narinig nyo pa? Bes, narinig namin. Ako nga. Caris, thank you! Thanks, Ate Car! Pwede pa palang mangaruling ngayon? Alam ko bawal. Siyempre, hanggang before ano. Hindi, kasi alam ko bawal dahil baka nga, di ba, may pandemic. Yeah. Tapos ang bigayan yan, hindi na pera, no? Gcash na lang. May Gcash ka ba, girl? Kasi, siyempre, bawal yung mga ano. Thank you, Maeds. Maids? Maids. Okay, wait lang. Karski, thank you. Jocelina, Christina, thank you. Hello. Go guys, magbagsak lang kayo na may mili ako ng mga questions. Tetay, Joy, and Mike, Kaela, Cheska, Patricia, thank you. Hello, everybody. Ano bigayan? Hi Mars! Hi Jonas! DC! Wow! Ataray naman din! DC! Hi Angelica! Abby! Cheska! Hello Jenny! Ano yung mga questions natin ngayon? Bes, pag nangangaruling daw, magkano daw bigayan sa inyo? Tinatanong nila. Kapag mga ganun, like yung musical yung talaga, banda like, talaga, no? Full force talaga sila. Mga 300. 300. Ay, malaki na yung 300. 300. Kasi may envelope sila eh. May bibigay. Saka ano yun? Effort naman yun, di ba? Oo, nakakaya na magbigay ng 20 pesos dun. Oo, di ba? Parang kahit walang wala ka na, bibigyan mo talaga sa effort nila eh. Saka yung mga yun, namimili lang din na magagandang bahay yan. Di ba? Pag... Kaya kayo, pag may nangangaroling na ganyan, yung banda o yung, ano, yung mga business, na daanan lang yung bahay nyo, questionin mo na yung magulang nyo kung anong mali sa inyo, bakit di naanan lang kayo. Yung bahay kasi pag may mga gate-gate kayo, may mga ilaw-ilaw, ay for sure dadaanan kayo niyan, di ba? Pero pag patay ilaw, hindi ganong kagandahan yung pintura, bakbak na, dadaanan lang talaga kayo. Pinapatay din namin yung ilaw namin. Okay, eto na mga questions natin. From... Eto, maganda to. Tanong ko din to sa'yo, Mike. Nawala. Hi, Jazz! Eto, from Yepia. Yep, I am that girl. Kailan mo balak bumalik sa Twitter? Bakit ka ba muna umalis sa Twitter, Bes? At anong date ka nawala sa Twitter? Guys, pa-check naman. Ano yung last na ano ko? Para... Hindi, may Twitter ka na. Hindi mo lang din i-activate. May Twitter ako. Kasi iba din i-activate talaga. Hindi matatag eh. Ah, may ganun. So, pwede ko na siya i-deactivate. Oo, si Karen Reyes at kasi Charlene San Pedro nag-deactivate. So, hindi mo talaga sila masi-search. Ikaw, October nandun lang yung Twitter mo, pero hindi mo in-open. Yeah, hindi ko na nga rin alam yung password, kaya hindi ko na rin talaga mabuksan. Oh, so, bakit yun. Ano daw dahilan? Bakit ko umalis ng Twitter? We all know naman na toxic, tapos maraming... Di ba kasi pag anda... hindi yung way nila to... create fake news, ganyan-ganyan. So parang, I'm not talking about sa fans ha, pero like yung mga news sa all over the world, news sa... Oh, in sa general. Country, oo. Parang doon lahat. So mga, syempre, other people din naman, doon nag-rat, doon naglalabas sa sama ng loob, which is okay. Pwedeng-pwedeng gawin ng ibang tao yun. Pero siguro for me, hindi siya nakakatulong na makabasa ako ng ganun. So, parang ako na yung mismo lumalayo. Parang alam yun, hindi ko naman sinisisi na ganun sila or ganun yung ibang mga bagay. Pero ako na mismo yung dumidistansya, ako na yung para iniiwas ko na yung sarili ko para hindi na talaga ako, hindi na ako mag-isip, hindi na ako mag-overthink, ganyan. Yeah, for the peace, for my own peace of mind.
Thanks, guys. Actually, yeah. Alam mo, sa totoo lang, ang isa talaga sa pinaka-toxic na social media, Twitter talaga. Kasi sa Twitter, ginagawa yung takbuhan ng mga hindi kayang humarap sa sarili nila. Nakagawa sila ng mga fake accounts, di ba? Pwede kang gumawa ng dummy accounts dyan. Tapos, dyan sila ng babash, dyan sila ng Google, dyan sila nagkikreate ng ano. Ako, saka ako, alam mo, kung gusto kong makichismis o meron akong narinig na scandal, pupunta lang ako ng Twitter. Doon ko lang siya makikita yan, yung mga trend, ganun. Pero, isa talaga yun sa mga pinaka-toxic. Kaya maraming umaalis sa Twitter eh. Dahil doon. Diba? Eh kung tinatangin niyo si Miko kung kailan siya babalik, hanggang toxic ang mundo, feeling ko hindi na siya babalik muna sa Twitter. Meron naman sa Instagram. Oo, ganyan. Hindi ko naman kailangan mag-Twitter. Parang laman ako ipopost. Mas gusto ko na mag-story sa Instagram. Oo, actually, story. Parang ganun na din. Pero kasi may time kasi dati, Mika, na nag-number one talaga ang Twitter na wala pang Instagram story, walang TikTok. Grabe lahat ng tao nasa Twitter. Ako kaya rin ako, ang unang-unang social media ko na pumutok talaga ang followers ko. Twitter. Twitter talaga. Ang saya-saya sa Twitter dati. Oo, yung light lang, yung dyan lang kayo magkakakwentuhan, di ba dyan kayo? Dyan din yung parang, ano, dyan din nag-uumpisa yung mga ligawan-ligawan, yung mga thread. Yung wala time na wala pang toxic na dati. Uso pa dyan yung mga mag-hello-hello. Dyan nabubuo yung mga, ano, mga love team, yung mga quote, repost, reply, ganun-ganun. Kung dumating lang talaga si Mopat. Dati naman kasi hindi siya issue eh. Oo. Wala talaga, walang something. Mag-reply ka, okay lang. Ganun. Oo, ngayon, hindi ko ngayon, for some reasons, ngayon ang daming toxic, no, grabe. Lalo na, pero hindi lang naman sa mga fans, even talaga yung mga, ano, general news, politics, lahat ng fake news lumalabas sa Twitter. Kaya, alam mo, may one time nga, I think last month, nag-status talaga ako, pero close friends lang. Sabi ko, alam mo, kung hindi lang talaga social media yung trabaho ko. Nabasa mo yan. Gustong gusto kong mag-social media detox. Kasi, naiingit ako dun sa mga tao na, Uy, pasensya na, hindi ako makareply kasi 1 month akong nag-detox. Sabi ko, sana all. Kasi ako, pag 1 month ako nag-social media detox, wala na kaming kakainin ng pamilya ko, be. Wala akong babalikan kasi ang trabaho ko, social media. Yeah. Diba? So, ganun talaga. Rin, goal ko yan. Goal ko rin magawa yun. Sa trabaho kasi really? Natin, parang hindi applicable. Kasi, diba, lalo na ngayon, sa inyo, puro kayo postings, diba? Lalo na yung nakakontract ako sa Kumu kasi hindi talaga makapag-detox nun kasi may yes, kailangan. Kontrata. Saka syempre may mga brand post, may mga branded contents tayong ginagawa, 'di ba? Ganon. Pero ano yun, makakatulong yun sa mental health. Kasi guys, imagine nyo dati naman, nabubuhay naman tayo ng walang social media. Less stress talaga, 'di ba? So masarap balikan yung mga ganung klaseng life, pero dahil nga sa mundo natin ngayon at sa trabaho, nandun na talaga. Okay, next question natin. Hi, Mr. X Entertainment Anxiety. Yes. Oh, guys,